Sa harap ng mas pinaigdig na opensiba ng Israel kontra Hamas sa Gaza City, tinayak ng pamahalaan na nasa mas ligtas ng lugar sa Southern Gaza ang mga Pilipino doon. Tutulak naman pa Israel ang augmentation team ng DMW at OWA para mapangalagaan ang mga inilikas na Pinoy sa Southern Israel. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Nakaantabay ang Foreign Affairs Department sa pagbubukas ng Rafah border sa Egypt. Dito idadaan ang mga Pilipino sa Gaza City na ngayon ay nailikas na nila sa Southern Gaza na mas ligtas kaysa sa syudad na sentro ng bakbakan. Ngayong araw sinimulan ng Israel ang second phase ng kanilang ground assault sa Gaza City. Sabi ng DFA, nadala na sa mas ligtas na lugar sa Southern Gaza ang may 136 na Pilipino. Nakaramihan ay nakapangasawa ng Palestinian maliban sa isang madre na kusa nagpaiwan at mag-ama na nasa ospital. I just have to point out na yung political security scenario I will defer to the DFA on this, but yung kung merong effect doon sa ating mga kababayan sa Gaza nitong latest developments, rest assured, no, like, sagawa na ng paraan ang DFA in terms of saan sila dadalhin, saan sila ililikas, ano yung border crossing, which is the Rafah border crossing. At inaatapayanan na lang na makatawid sila from the Gaza side to the Egyptian side. Maging ang mga Pilipino sa Israel na naninirahan malapit sa Gaza ay nailikas na sa mas ligtas na lugar. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa pangangalaga sila ngayon ng Philippine Labor Attaché at Welfare Officer. At upang matiyak na mapapangalagaan sila ng gobyerno, tutulak sa November 2 patungo ng Israel ang augmentation team mula sa DMW at OWA. Doon sa southern part of Israel that borders Gaza. And meron na doon no entry o no go zone doon sa southern part, yung pinakamalapit sa Gaza border, yun ang declared no entry zone ng Israeli Defense Forces. At yung mga Pilipino sa zone na yun, mailikas to safer ground. Kaya yun ang pinupuntahan ng ating labor attaché at welfare officer, yung mga rescue areas. Samantala, patuloy namang kinukumpirma ng Israel Forces kung kabilang sa mga hostage ng Hamas sa Gaza ang 2 Pinoy na nawawala. Ayon sa DMW, sa 770 Pilipino na ipinahahanap ng kanilang pamilya sa Pilipinas, nasa 768 lamang ang kanilang nahanap. Sa Lunes, darating na ang 60 OFWs at 2 sanggol, ang 4th batch ng mga nagpa-repatriate na Pilipino mula sa Israel. Pero sabi ng DMW, marami sa mga caregivers mula sa Israel ay walang planong umuwi. Sabihin na natin many Filipinos, OFWs, have already found Israel as a second home. Kaya napipili na rin nila ngayon na manatili muna doon. But having said that, yun nga, merong mga gustong umuwi. At dito naman sa mga gustong umuwi, sinisiguro natin na maganda ang paghihiwalay with the employer para may babalikan pa silang trabaho kung kumuha pa ang sitwasyon. Joshua Garcia, para sa Bayan.